Magandang araw po sa inyong lahat, mga ka-TFTD, at para po sa ating pagninilay. Para sa araw na ito, ang ating magiging tanong ay dahilan o hadlang? Yan. Ito po ang ating tanong sapagkat sa Ebanghelyo po natin ngayong araw na ito na hango sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata siya, mga talata 1 hanggang 8, ito yung kwento sa mga Ebanghelyo na kung saan may isang paralyzed na tao, isang paralitiko, nakahiga sa isang kama, na inilapit ng mga tao kay Jesus. At ang sabi dito, when Jesus saw their faith, nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, He said to the paralytic man, take heart son, your sins are forgiven. And then, nagkaroon pa nga ng kaunting diskusyon dito kasi yung mga eskriba at periseyo, kine-question yung pagpapagaling ni Jesus. Pero para kay Jesus, ang mahalaga ay di yung pagalingin ito. Kaya nga, doon sa bandang huli, ang sinabi niya doon sa paralytic man, stand up, take your bed, and go to your home. So, sa madalit salita, pinagaling ni Jesus at bukod sa pagpapagaling, pinatawad ang kasalanan. Pero, ito po yung maganda dito. Ano? Nangyari o natanggap nung paralitiko yung biyaya ng pagpapagaling at biyaya ng pagpapatawad sa kanyang kasalanan, hindi lamang dahil it's his desire, kundi dahil sa pananampalataya at tulong ng ibang tao. Ano po? So, yun yung point ng ating pagninilay dito. Kaya nga yung tanong ay dahilan o hadlang. Itong mga taong ito, naging dahilan para yung paralitiko ay gumaling sa karamdaman at makamit o magkaroon ng kapatawaran sa kanyang mga kasalanan. Samantalang, yung mga pareseyo naman, kita natin yung contrast, ano, parang kumukontra sila na ano bang karapatan mo para gawin ito, sinasabi nila kay Jesus. So, nagiging hadlang sila, para yung biyaya ay matanggap nung paralitikong tao. Whereas, ito naman mga simpleng taong ito, mga payak na tao, sila yung kababaan ng loob with all humility and with full faith in Jesus, dinala nila yung paralitiko sa kay Jesus para pagaling. At yun nga, sabi nga natin kanina, and the gospel would tell na pinagaling at napatawad ang kanyang kasalanan for the simple reason na ang mga taong ito ang naging dahilan para matanggap yung biyaya at mapalapit ang taong ito sa ating Panginoon. Kaya, yun din ang hamon sa atin, dahilan o hadlang? Magandang tanongin, alin ba tayo doon? Tayo ba'y nagiging dahilan para ang ating kapwa, ang ibang tao ay mapalapit sa Diyos? O tayo nagiging hadlang para ang ating kapwa at ibang tao ay mapalapit sa Diyos? Na sa halip mapalapit, ay mapalayo pa. Ano, tandaan po natin yung habilin lagi sa atin ni Lord. Ano, yung sabi niya, love one another as I have loved you. Magmahalan kayo, katulad ng pagmamahal ko sa inyo. E di po baga, kapag ang kapwa natin ay dinadala natin sa Diyos, kapag ang kapwa natin ay pinapakitaan natin ng mabuti, pag ang kapwa natin ay minamahal natin, eh hindi po baga, that's the personification of the love of God. At base dun sa kanyang sinabi, magmahalan kayo katulad ng pagmamahal ko sa inyo. So kung nagmamahal tayo sa ating kapwa, kung dinadala natin sa kabutihan ng ating kapwa, eh di ba, it's the love of God personified dun sa taong yon. Kasi tayo yung nagiging daan ng kanyang biyaya. Tayo yung nagiging daan ng pagmamahal ng Diyos. Tayo ang nagiging daan ng grasya ng Diyos para ito ay makarating sa ating kapwa at para ang ating kapwa ay mapalapit sa Diyos. So, ganun lang po kasimple yung ating pagninila at hamon ng Ebanghelyo ngayon. Ngayon muli, mga kapatid, yung tanong, dahilan o hadlang? Suriin po natin ang ating sarili. Ano po? Tingnan natin, pagnilayan ng ating puso, pero sana, pagkatapos sa ating pagninilay, ang makita natin sa ating buhay, tayo ay mga dahilan ng biyaya ng Diyos at hindi hadlang. Kasi kung hadlang, nakakalungkot. Ano po? Hindi natin napapersonify sa ating kapwa ang pag-ibig ng Diyos. Kaya, yun ang hamon sa atin. Sana, lagi tayong maging dahilan o paraan o tulay ng biyaya ng Diyos para sa ating kapwa upang sila, katulad ng paralitiko, makatanggap din ng biyaya at upang sila ay mapalapit sa Diyos. Kaya mga kapatid, muli yung tanong, dahilan o hadlang? Okay po, so syempre, hindi pa rin nawawala ang hamon sa atin na maging mga cyber missionaries. Let us evangelize the world through social media. So please like, share, and follow po ang ating page. Ganun din po ang ating Instagram at Thought for the Day at ang ating YouTube channel. Sana dumami pa po ang subscribers na TFTD Blessed and Blessing. At
Mga pagbati po ng happy birthday sa araw na ito kina Lucy Cortigera ng Apostolado ng Panalangin. Ganun din po kay Milet Silverio, kay Edgardo Sedeño, kay Jed Malabanan, kay Ali Marcaida, kay Jal Ilagan Sanchez. Ganun din po kay Alpres Carilin, kay Malin Ofresio, kay Leyelin Peralta, kay Nelson Lakip. Happy birthday po sa inyong lahat and special prayers para sa inyong special na araw na ito. At syempre po, paghiling pa rin ang panalangin para sa lahat po ng apektado ng COVID-19 at para na rin po sa kapayapaan sa buong mundo. At syempre, kung tayo ay laging dahilan, paraan, tulay ng biyaya ng Diyos, eh di syempre, lagi tayong pagpapalain at yung kaugnay pa rin nun, lagi tayong magiging pagpapala sa ating kapwa. Magandang araw po and God bless sa inyong lahat.